Yun guys, bale ngayon, kukuhanin lang natin yung model o kaya yung version. Ayan, may kita natin sa taas. May nakalagay na Android Recovery, all do cubes, /T701_X/T701_X10_ ganun-ganun, bla bla bla, PHOPA, yan. Kukuhanin lang natin yan, tapos re-research natin. Okay. Everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Hello, every two. Ito yung ginawa nating ano? Yung ginawa, inayos natin yung power button. Tapos ngayon, nandito na tayo sa second issue niya. Naayos na natin to. Bali, ang second issue nito, nakalimutan yung pattern. Tapos hindi na rin matandaan yung email o yung Gmail tsaka yung password. So ito yung issue niya, nakalimutan na yung pattern. So yan. Ang gagawin natin ngayon, ito try natin i-reformat. Bale, yung sa mga ganitong kaso, kapag alam nyo yung, halimbawa, alam nyo yung Gmail, pero hindi nyo na matandaan yung pattern o pin code o kung ano yung ginawa nyong lock niya. Pero alam nyo yung Gmail, ang solution doon, i-reformat nyo lang. So, yun lang. Pero sa kaso kasi nito, nakalimutan na si pattern, nakalimutan pa si Gmail, hindi rin alam ang password. So, ang gagawin natin, basta tandaan nyo yun guys, ulitin ko. Kapag alimbawang alam nyo yung Gmail, o yung Gmail at password, ang solution sa ganito, o kahit sa password, sa pin lock, i-reformat nyo lang. Pag ni-reformat nyo yun, lalabas uli yan, pero magkakaroon dito ng use Gmail o kung ano yung ano, ano na mangyayari dyan. O kaya guys, may isang method na pwede nyong i-login yung Google nyo sa ibang phone, tapos mag-download lang kayo ng Find My Phone, tapos login nyo doon, hanapin nyo yung model na kung ano yung nakalock, tapos pwede nyong may unlock yon gamit lang yung Find My Phone sa ibang unit. So yun. Simulan na natin to. Bali, ang gagawin natin, since hindi na matandaan yung pattern, i-reformat muna natin. Basta tandaan nyo, yung kaso nito, nakalimutan na si pattern, hindi rin, nakalimutan na rin si Google account o yung email, nakalimutan niya rin. So simulan na natin. Muna, turn off muna natin. Power tsaka volume down, sabay. Yan. Pag lumabas na yung logo, bitawan nyo na yung power button. Yan, lalabas yan. Tapos, ang gagawin nyo, pindutin nyo yung power button tsaka volume up. Yan, sabay. Yan, ayun. Pindutin nyo uli. Ayun, mga seconds lang. Tapos ngayon, punta kayo dito sa wipe data factory reset. Pag na-click nyo, gamit ang volume up tsaka down, nag-highlights na doon sa wipe data factory reset, click nyo tong power button. Tapos, select nyo lang yung yes. Yan, tapos, power button uli. Yan. Ayan. So, tapos na. So, try natin i-reboot. Pinuli natin tong power button. O
Okay, magkakape muna. Babangon tayo. Ito medyo may katagalan. Was na pinaktori-reset o ni-reformat, medyo may katagalan siya sa boot. Minsan yung iba umabot pa ng 10 minutes. Depende. Depende sa unit. So, antayin nyo lang. Kanta-kanta kayo. Pwede yun. Para di kayo mainit. So, first time ko lang din naka-encounter o nakatanggap ng ganitong unit, guys, yung Oldo Cubes. Medyo nangapa rin talaga ako. Siguro inabot din ako ng tagal din kasi ni-research ko muna, testing-testing, yun, hanggang sa nadali na natin. So naisip ko marami rin mahihirapan, lalo na sa mga bagong katulad natin. Kaya naisip ko na i-share. So ayan na, nag-open na siya. So click natin start. Tapos skip natin since walang sim ito. Tapos connect natin sa wifi. Ito. Wait lang guys, ay papasok ko lang yung password. Ayan, tapos connect. Tapos pag lumabas yan, pwede yung don't copy, pwede yung next. So, lagay natin don't copy. Lapit ko ng konti. Ayan. Tapos yung pattern. Ayan guys, yung sinasabi ko. Nakapag kahit na may pattern siya, may password, may pin. Once na kabisado nyo yung, o alam nyo yung Gmail niya, o yung email, pwede nyo siyang mabuksan dito. Click nyo lang tong use my Google account instead. Yan. Kung mababasa nyo, meron niyang Gmail. Yan o. This device was reset to continue sign in with a Google account that was previously synced on this device. So, pwede nyo nang i-enter yung ano nyo dyan, yung email nyo dyan, para umopen siya. Pero dito kasi, kahit anong gawin nyo kasi, hindi kasi papasok yan kahit anong Gmail lang gamitin nyo. So, ang gagawin na natin dito, ipa-flash na natin. O, ipaprogram natin yung firmware niya. So ibabalik uli natin sa off, i-off natin. Ito na guys, dito ko na lang gagawin, hindi ko na i-screen record dun sa bahay para mabilis tayo.
Kasi iwan ko na rin to dito sa shop eh. Bale, yung ano nito, yung URL, ano ko na lang, ilalagay ko na lang sa ano description. So, bale, open lang kayo ng browser. Tapos, prutusin, pwede nyo naman i-type. Kaya lang, para mabilis, para hindi na kayo mahihirapan, i-share ko na rin kung anong site yung mga pinuntahan ko. So, una natin gagawin, punta lang tayo dun sa site. Naka-open ko lang. Hello. Ayan. All the cubes. Tapos, ito may ginawa na ako rito. Ayan o. May ginawa na ako dyan. Para hindi na kayo mahirapan. So, ang unang gagawin natin, i-download nyo muna tong ano, yung SPT. SPT, basta SPT, upgrade tool. Ayan. Copy nyo yan ng buo. Tapos, copy. Tapos, paste nyo sa browser, sa taas. Ayan, paste nyo dyan. Paste and go. Ayan, tapos da-download nyo lang yan, guys. Click nyo lang yung download, magda-download na yan. So, pag natapos na, mapupunta yan dun sa download folder. Sa akin kasi, ang ginawa ko, gumawa ako ng folder niyang sarili. Tapos, doon ko nilipat. Tapos, ngayon, ang second na gagawin natin, ita-download naman natin tong firmware niya. Yan. Mula dito sa HTTP. Tapos, copy. Tapos, punta rin kayo sa browser. Tapos, click nyo lang ulit dito sa taas. I-paste nyo. Paste and go. Ayan. Tapos, kiklik nyo lang itong download. Pag kinilig nyo yung download, magda-download yan. Antayin nyo lang matapos. Pag natapos ngayon, pwede nyo rin gawin yung ginawa ko. Pwede kayong gumawa ng folder tapos dun yung pagsamasamahin. O pwede rin kahit nandun na sa download kung gusto nyo. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. So, halimbawa, na-download na natin pareho. Open natin tong SPD upgrade tool. Bali kung nakasip siya, syempre pag tinalo nyo nakasip yan, i-extract nyo muna. Gamit ang WinRAR o kaya 7-0 kung ano yung pang-extract na meron kayo. So, open nyo ngayon tong SPD upgrade tool. Hanapin nyo yung ano, hanapin nyo yung upgrade download. Ito, upgrade download yan. Tapos double click nyo yan. Tapos, magkakilang to yes. Yan, lalabas yan. Tapos ngayon, dito sa may taas nya, click nyo lang dito sa, ano ba nakalagay dito sa load? Yan, yung nakalagay nya sa load packet, click nyo yan. Tapos ngayon, i-browse nyo kung saan nakalagay yung folder. Sa akin kasi sa desktop. Tapos, harapin nyo lang yung folder na ginawa nyo. Tapos, itong iPlay 7001. Tapos, click nyo lang yan. Kaya, double click nyo. Kaya, open. So, antayin nyo lang. Maglo-load yan. Ayan ang may kita nyo. Nakakangawit ah. Antayin nyo munang mag-load dyan. Ayan, pasensya na guys at hindi ganun kaganda yung camera natin at hindi natin makuhanan talaga ng maganda. Pero sana kahit ganito, maintindihan nyo. So yung pumasok na guys, may kita nyo. Pumasok na. So ang next natin gagawin, dito tayo sa cellphone. Ay, sa cellphone, sa tablet. Sorry. Naka-opto.
So habang naka-off siya, pipindutin nyo ng sabay yung power up tsaka volume down. Pipindutin nyo ng sabay yan, tapos sasalpak nyo tong USB. Bali, ang gagawin natin, teka, ayan, ayan. Kita ba? Bilim eh. So click nyo tong play, yung play sign, o kaya start downloading. Click nyo yan, nakalagay na dyan, ready. Tapos ngayon, ang gagawin nyo rito, yung nga yung sinabi ko kanina, pindutin nyo yung ito. Pindutin nyo yung volume up tsaka volume down ng sabay. Yan, nakapindot na yan. Tapos ngayon, isalpak nyo yung USB sa taas pala, sorry. Ayan, na-detect na. Tapos, antayin nyo lang. Uy, teka. Tapos ngayon dito, click nyo itong volume up tsaka down, sabay. Tapos, pasok nyo ngayon yung USB. Yan. Tapos bitawan niyo pag narinig niyo ng tumunog. So iwasan niyo magalaw yung unit, lalo na pag luma o maluwag ang connector. Tapag niyo lang. Tapos ngayon, antayin niyo matapos yan. Don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down. I don't wanna let myself down. Pass. So pag lumabas na yung pass, ibig sabihin okay na yan guys. Tapos na yan. So tanggalin na natin yung connection. Tapos ngayon, dito tayo. Sabit ko lang guys, teka. Yan. So power on na natin. Ayaw, wala. Teka, isa pa. Power on. Ayan. Misan guys, kapag ano nyo, kapag ano bang tawag dito? Kapag kino-connect nyo, di ba, yung pipindutin yung volume up tsaka down, tapos kakabit yung USB. Minsan may time na magpipail yun. I-try nyo lang ng i-try hanggang sa matyempuhan nyo. Kailangan kasi sabay na sabay. Pagkapindut nyo, salpak, sabay bitaw ka agad. Kasi pag tumagal din ng konti, minsan nagpipail. Kaya try nyo lang na i-try hanggang sa makuha nyo. Tapos yan, medyo may katagalan magboot yan ng konti, mga ilang minuto. Gawa ng pagbagong reforma at saka bagong program, talagang medyo may katagalan magboot. Antay lang natin yan. Pwede kayong mag-yose-yose muna, magkape,
kumanta. Kaya mag TikTok muna kayo. Pwede yan. Para hindi kayo mainip. So, antayin natin at tignan natin kung talagang epektibo. Ayan, open na. So, click natin yung start. Click natin tong skip since walang ano to. Ano ba makita? Ayan. Since, ito ba? Nahirapan ako eh. Teka. Since wala siyang SIM card, click natin tong skip. Tapos, connect natin sa Wi-Fi. Kangawit. Ganyan na lang. Yan, kita naman siguro, di ba? Yan. Tapos, connect natin sa Wi-Fi. So, wait lang guys, ipapasok ko lang yung password. Yan. Ipasok ko na yung password, connect. Ah. Oo nga no. Nakali. De, eto, pagtapos ko rito, tapusin ko lang to. Magbabayad na rin ako ng ano. Ay, hindi, sa 7 na pala ako magbayad ng upa tsaka kuryente. Singilan na. Bayaran na. Bagay, dito mabait ang may-ari nito guys. Si Kuya Bemsi. Shoutout nga pala sa kanya. So, yung sila yung may-ari ng Jennifer Copy Center. Tapos dito naman sa Jennifer Service Center, si Boss JR alias Rambo. So, ayun guys, lumabas na. Bali, ang gagawin ko, ito doon copy ko. Gumanda sa inay. Hindi ganun maganda yung quality ng video natin. Pero sana, kahit na medyo pangit, makatulong tayo. At ginagawa lang natin kung ano yung meron tayo. So ayan guys, kung makikita nyo, pwede ka nang mag-create, pwede ka nang mag-skip, pwede next, pwede yan. So subukan ko lagyan ngayon ng ano, subukan ko lagyan ng Gmail. Lalagyan ko siya yung kay Bentot ang ilalagay ko. Bentot Buto at gmail.com. Ayan, tapos next password. Wait lang guys, ay papasok ko lang yung password. Si Bentot, alam niya yung password na yan. Tapos, click next. Yan guys, pasok na. Click agree. Pasok na to, basta ganito. Pwede nyo rin skip. Kung tutusin kanina, pwede ko na skip eh. Kaya lang, mas maganda kasi makita nyo na naglagay tayo ng email. Tapos, antay lang ng konti. Yan, tapos
I-scroll lang natin. Tapos accept. Tapos skip. Depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng pin, oh, ano. O screen lock, kung kahit na anong screen lock, pwede. Tapos, click din natin yung next. Tapos, no thanks. Tapos, skip. Tapos, no thanks. Yan guys. Click bulaga. Ayun. Open na. Okay na. Pwede na. Ayun guys. Ayun, may tumunog pa. Ayun guys, sana may natutunan tayo. Lalong-lalo na sa mga bagong katulad ko. Ayan, sana marami tayong matutunan. Lagi tayong bago kasi hindi tayo pwedeng maging luma. Ganun lang yun. Kasi mga ginagawa natin dito, walang hintong aral din. Katulad nito, first time natin. So, research muna. Check-check, testing. Parang trial and error ang dating. So, ayun. Sana kahit hindi ganun ka-quality ang video natin, makapagbigay tayo ng tulong sa iba. Marami tayong matulungan na may mga ganitong kaso. Ayun guys, shout out sa mga master natin. Laquerex, Jopax, Master Abel, tsaka sa lahat. Ayun. Okay na, okay. Salamat.